Magandang tita! Kumusta po kayo? So ngayon po, gusto kong i-share sa inyo itong nasa harapan natin. So ito po yung ating pong string of heart na natanggap, na ibinigay po sa atin noon ni Sis Marge Santillan. So noon nung natanggap po natin ito, wala pa po itong bumababa kahit konti. So doon lang po siya sa itaas. So nung natanggap po natin ito, dito na po natin siya inilagay. Yan, nakikita po ninyo na mayroon po tayong net at saka dito po siya 24/7 rain or shine, full sun, direct sunlight. Yan, ito po yung kanyang kinalalagyan, nakasabit po siya dito, hindi ko na po siya inaalis dito. So ngayon po mga kaplantita, ito po yung ating binawasan ng ating pong inipropa, ginawa po natin, pinutol po natin ito. Sa mga nakapanood na po, alam po ninyo to. Sa mga bago po, ayan, ito po yung aking pong pinutol. Yan, lahat po yung limang ito ay atin pong kinat. Ay, ano lang po pala siya, apat lang yata nung atin pong kinat. Wala pa po ito. So, kinat natin siya ng apat, tapos itinanim po natin siya at inipropa kasi humaba na po siya. So, ngayon po, marami na rin po siyang suloy at humaba na rin po talaga siya ng humaba. At marami po sa isang pinutol natin ay marami pong tumubo. So, ang string po niya, mayroong 5, 6. So, madami po. Dumami po yung kanyang tubo dito sa atin pong pinutol. At ang good news po, kaya po na-excite akong ibalita sa inyo mga kaplantita, ito po ay nagkaroon na ng bunga. So dati po ay may flowers lang, pero hindi ko po in-expect na magiging buto siya dahil sa nakita ko, sobrang liit po nung bulaklak niya. So yun, pag hindi mo pa talaga in-expect, mas maganda pala na alaman mo na bigla-bigla meron. Tapos ngayon may mga bunga na po siya. Siguro po napollinate siya ng butterfly o kaya bubuyog dahil meron po tayo dito sa garden ng bubuyog at saka butterfly. Huwag lang po magkaroon ng tutubi. Dati tonto ako pag nagkaroon ng tutubi. Yung pala, kinakain ng tutubi yung ating mga butterfly. Kaya ngayon ayoko na sa tutubi. So ayan. So ngayon, ang dami pong mga bulaklak ng ating string of heart. Ayan o. Oh. So mamaya po ipupokus ko sa inyo para po makita din ninyo yung itsura ng kanyang bunga. So mahahaba po yung bunga niya na maliliit. So ito mga kaplantita, humaba na siya. Ipupokus ko po sa inyo po. Papakita ko sa inyo yung atin pong puno ng string of heart. So yung natanggap po natin ito, hindi po natin siya pinalitan ng pot kasi ano po yan, nakatanim na po siya nung ibinigay sa atin. Ayan. So ayan po ay, yan din pa rin po yung dati niyang soil mix. Ayan o. So, hindi ko po ito nasisilip ng ating pong, ato, string of heart. So, parang mayroon na siyang damo. Yan, dahil sa hindi po natin siya masyadong pinapansin si string of heart. Yan. Kasi po ito, dinidiligan ko lang po ito kapag, ano siya, natutuyo po yung kanyang soil. Hindi ko po ito basta-basta dinidiligan. Ayan. Hinihintay ko lang po itong matuyo yung soil niya. So, minsan dinidip ko po yung aking daliri para malaman ko kung tuyo na po yung kanyang soil bago po tayo magdilig uli. So, yung soil dito na ginamit, hindi ko po alam kung ano yun. Kasi dati na po, nung natanggap natin, ganyan na po siya. Yan. So, ito po yung ating isang pinropagate na string of heart. So, yung isa po kasi, hindi po nakasurvive dahil nung naglilipat po ako ng mga halaman, hindi ko po sinasadya na nasagi ko. So nalaglag siya, tapos nung itinanim ko po siya, ayun, ayaw na po niyang makasurvive. Ayan. So yun po, natuwa naman ako kasi ano pa naman sana yung mga kaplantita, tumutubo na po yung mga suloy. Ang dami na po ako nakita mga bagong dahon na green na nasumusulpot. So yun, di, lahat po sila nahulog, pati ito. So ito lang yung nakasurvive. Ayan o. So, dalawa po kasi yung atin pong ini-propagate. Ayan, makikita po ninyo na may suloy na dito, na bago. Ayan, inikot lang po natin yan dyan. At yung dati po, yung isa nito, ay nawala na. So, ito ay nahulog din. Pero ito, nabuhay siya. So, ito, isang damukal na po yung kanyang mga bulaklak ng ating string of heart. Ayan. So, kasi itong string of heart, hindi masyadong mapansin dahil po sa maliit. So, ayan yung mga bulaklak po niya. Ayan o. Para makita po ninyo. So, yung dulo po, yung kanyang pinakang flower po ay kulay black. Ayan. So, ito po o. Black siya. Ayan. So, lalagyan ko po ng
dingding. Kasi nakikita lang po ninyo doon yung ibang mga halaman sa likod. So, lalagyan natin siya ng dingding para makita po yung ating string of heart. Ayan. So, kahit maliit lang pong dingding. Ayan. So, ito yung atin pong bunga. Ayan. So, kita po yung bunga. May bunga tayo dito. Ayan. Dalawa po ito. Ayan. So, mamaya po ipokus ko sa inyo para makita po ninyo. Pero sa ngayon, ito po muna. So, may dalawa tayo dyan. Tapos, meron din tayo dito sa ibaba. So, ayan. Ayan. Ayan po. Ayan. Kita po. Ayan. May dalawa tayo na mahaba dyan. Tapos, meron pa po tayo ditong maliit. Ayan. So, ang hirap pong hawakan kasi nagkakadabuhol-buhol po sila. Kaya maano pala itong string of heart, mahirap din kapag hinawakan ninyo. Nagkakadabuhol-buhol po yung kanilang mga sanga. Tapos ito, panibago na naman po itong magiging ano niya, suloy niya. At yung bagong suloy po niya, mayroon ding bulaklak kahit po maliit pa lang siya. So, ayan, i-focus po natin mga kaplantita. So, dati, dito tayo mag-start sa itaas. So, andyan po yung kanyang puno. Ayan. Tapos, baba natin siya. Ganyan na po siya kahaba. Ayan. Ang bilis lang po nitong, humaba. Ayan. Kaya, pag, marami tayo mapopropagate na string of heart. So, ayan yung kanyang, ito po yung malaki niyang bunga. Ayan. So, kapag nahinog yan, itatry po natin siyang, patubuin kung mapapatubo po natin. Ayan, mga kaplantita. Ayan, ang dulo niya. Oh. So, may dulo pa. Hindi pa natin makita yung pinakandulo niya kasi ang haba na po ni string of heart. At saka, hindi po siya mahirap paramihin, mga kaplantita. Nahulog lang po yung ating inipropagate. Kaya po, hindi siya nabuhay yung isa. Yung isa naman po ay nabuhay. Ayan, meron pa rin po tayong bunga. Makikita po ninyo dyan yung magkasanga. Ayan, so ang dami pa rin po mga bulaklak, hindi nauubos yung bulaklak niya kasi ito po, buhat nung namulaklak siya is tuloy-tuloy. Hindi po napapatid ang kanyang pamumulaklak mga kaplantita. Kapag namulaklak pala si string of heart ay tuloy-tuloy. Tapos mga kaplantita, pag tinignan po ninyo yung ating yung buto, ayan, ito po yung buto niya, yun. So, ito po, makikita po ninyo mga kaplantita, tumitigas na po yung kanyang mga buto kasi nasisilip na po dito yung, ayan, maambok na po dito sa banda dyan. So, may dalawa ng maambok. So, ito po ay nagmamatured na po yung kanyang, kanyang bunga. So, sana po ay mabantayan kasi baka mamaya po pag nahinog ito, bigla na lang po siyang, sasabog. So, hindi ko malalaman kung saan napunta yung bunga niya. Baka kung saan-saan lang po siya kumalat. So, yun lang po. Sana po mabantayan natin itong bunga nito para masubukan ko po kung mabubuhay ba yung ating bunga po. Ayan. So, yan Ang dami-dami po niyang bunga. Ayan. So, nakakatuwa at maraming salamat pala sa inyo mga kaplantita. Pinapasalamatan ko po lahat pala ng aking mga subscribers at saka mga nanonood ng aking mga videos at maraming din po palang salamat sa ating sa inyo mga kaplantita. Marami pong salamat sa lahat po nung nagtangkilik sa aking TikTok, ayan, sa aking pong Facebook page at sa aking pong Instagram. Maraming pong salamat sa inyo mga kaplantita, ayan. So, ito yung ating string of heart na madami na. Tapos ito po, kapag humaba pa, ipopropagate na naman po natin siya uli para magkaroon na naman po siya uli ng madaming sanga. Ayan. So, ayan. Sana maparami pa natin itong string of heart na ito. Kasi, ayan. Bubuhulin ko na lang po ito. Pag sobrang humaba na siya, ikakat natin. Tapos yung iba, ipupulupot na lang po natin para hindi siya sobrang magkabuhol-buhol. Kasi nagkakanda buhol-buhol po talaga ang string of heart. Laki-laki na po ng bunga niya, oh. Ayan, so mga kaplantita, marami pong salamat uli sa inyo. At yan, yun po yung aking care tips kanina na sinabi ko po sa inyo yung aking pagdidilig ay hindi ko po siya, hindi ko po siya dinidiligan ng basta-basta. Basta kung matuyo lang po yung kanyang soil, saka lang po. So sa isang linggo, hindi ko po siya nadidiligan eh. Basta yun lang po, dinidip ko talaga po yung aking daliri para lang malaman ko kung pwede ko na po siyang diligan. Ito guys, may maliit pa po siya dito, tingnan nyo. Ang liit, hindi pa siya halatang masyado.
May bunga na siya uli dito, oh. Yan. So, ang liit. Marami po dito mga bunga na maliliit. Ay, pasensya na kasi umaambon po kaya ako nakaganito. Ayan. So, maraming maraming salamat mga kaplantitas. Ingat po kayong lahat. Thank you for watching. Shout out po sa inyong lahat, mga kaplantitas.